Isa na namang panibagong motor ang nilabas ng Yamaha, kamakailan lang at ito ang Yamaha Lexi LX155. Mas moderno at mas affordable ang presyo nito kumpara sa Yamaha NMAX at Yamaha Aerox. At ito rin ang ipangtatapat ng Yamaha sa Honda Click 160. At siguradong magugulat ka sa mga specs at features na meron sa motor na ito. Baka nga ito na ang susunod mong maging scooter kapag dinala na ito dito sa Pilipinas. Aalamin natin ngayon yan mga kamoto, kasama ng buong presyo nito. Pero bago yan syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kapatid kung pwede ay pakihit ang subscribe at notification bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Isama mo na rin ang pag-like bilang suporta sa ating channel. Huwag din kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page. Pagdating sa kanyang disenyo, ay moderno at napaka-elegante ng porma. Dito pa nga lang sa harap ng bahagi nito, napaka-yonic na ng kanyang design. Ang ganda ng kombinasyon nitong kanyang windshield, bagay na bagay sa design ng kanyang headlight, at dito sa kanyang mga turn signal lights, at napakaganda ng disenyo ng kanyang headlight. Mayroon pa itong DRL o daytime running light na bukod sa dagdag visibility, ay nakakapagpadagdag porma sa motor na ito, at naka-LED, kaya maliwanag ang kanyang headlight. At yung kanyang mga turn signal lights, nandito ito sa itaas kaya kitang-kita ka kapag kakaliwa o kakanan, at meron na rin itong hazard lights. Anyway, ang kanyang mga turn signal lights ay naka-bulb type pa rin at bagay na bagay yung design ng kanyang windshield. Para itong pinaliit na Yamaha NMAX, mas simple ito pero maxi-scooter pa rin ang kanyang datingan. Pagdating naman dito sa kanyang tail light, medyo maliit ito, pero naka-LED na rin yan kaya maliwanag siya. Nasa loob na yung kanyang mga turn signal lights, compact yung kanyang design at kagaya ng sabi ko kanina, mayroon itong built-in hazard lights, very useful yan kapag ka nakahinto ka lang, lalo na sa alanganing lugar. At napakaganda ng design ng kanyang instrument cluster, parang pinagsamang Yamaha Aerox at Yamaha NMAX ang kanyang design, kung makikita mo ay very modern talaga. Fully digital display kaya madaling maintindihan ang kanyang mga indicator at magkahiwalay pa yung kanyang mga turn signal lights indicator. Kaya hindi ka malilito at pwede mo na ring i-connect ang cellphone mo dito dahil meron itong Yamaha Way Connect na kung saan ay makikita mo dyan sa panel mo kung may tumatawag or may nagte-text sa'yo. At makikita mo naman sa cellphone mo ang buong status ng motor mo kung merong bang sira o merong kailangang palitan. Mas madali mo siyang makikita. Anyway, itong bagong Yamaha Lexi LX155 ay merong dalawang variation, isang keyless at isang disusi. Itong naka-keyless system ay meron siyang anti-lock braking system, very convenient ito, dahil meron na itong built-in charging port, pwede kang mag-charge ng cellphone mo dito, very useful ito, kung gagamitin mo ang motor mo pang hanap buhay. Speaking of hanap buhay, perfect na perfect pang hanap buhay ang motor na ito. Dahil naka-flat footboard ito, kaya kung marami kang dala-dala kung delivery rider ka, ay hindi ka mahihirapang maglagay ng mga gamit sa harapan mo. Like mga parcel at kung ano-ano pa, dahil meron siyang space na pwedeng paglagyan dito sa harapan. So pinagsamang panghanap buhay at pangporma ang design nitong Yamaha Lexi LX155. Kapansin-pansin din na malapad ang kanyang footboard. Medyo ma-extend mo siya ng konti, pero hindi ito kagaya ng Yamaha NMAX na matutuwid mo ang paa mo. Pagdating naman sa engine nito, the same lang din naman sa Yamaha NMAX at Yamaha Aerox. Meron itong 155 cubic capacity na engine displacement, liquid cooled, single overhead cam, 4 valves. Naka-fuel injected na ito at power bay blue core technology. At syempre meron din itong variable valve actuation. Ang compression ratio nito ay nasa 11.6:1. At ang kanyang maximum power ay 11.3 kW at 8,000 revolution per minute, with a maximum torque of 14.2 Nm of peak torque at 6,500 revolution per minute. Mas lightweight na rin pala ang scooter na ito, dahil 116 kilos lang yung standard version at 118 kilos naman yung anti-lock braking system na version. At dahil fuel-injected and powered by Blue Core technology na ang scooter na ito, ay matipid ito sa gasolina. Kumokonsumo lang ito ng 45 to 50 km per liter. Medyo maliit nga lang din ang kanyang fuel tank capacity na meron lamang 4.2 liters, parang pang 125 cubic capacity lang, at nandito lang din yung kanyang fuel tank sa ilalim ng kanyang upuan, kaya medyo nakompromiso yung space ng kanyang underseat compartment.
Mayroon lang itong 18 letters, medyo maliit lang talaga at hindi dyan kasya ang isang full face helmet, pero makakapaglagay ka na rin ng mga importanteng gamit mo dito. Maganda yung design ng kanyang upuan, malapad ito, kaya komportable ka rin sa mahabang biyahe. At ang seat height naman nito ay 770mm lang, kaya perfect na perfect talaga sa may mga average na height. Pagdating naman sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90x90x14, sa likod naman ay 100x90x14. Sa braking system naman ay naka-disc brake sa harapan at naka-drum brake sa likuran. At kagaya ng sabi ko kanina, yung East version ay meron siyang anti-lock braking system, pero single channel lang sa harapan lang ito, dahil nga naka-drum brake lang din ang kanyang likuran. Dito naman sa kanyang mga suspensions ay naka-telescopic fork sa harapan, at naka-single shock naman dito sa likuran. Pagdating naman sa presyo nito, wala pa tayong konkretong detalye sa magiging presyo nito dito sa Pilipinas. Pero kung i-convert natin yung kanyang presyo galing sa Indonesia, ay magiging 107,999 pesos lang ang anti-lock braking system na version. Pagdating naman sa presyo nito, siguradong mas affordable ito kumpara sa Yamaha Irox at Yamaha Nmax, pero sa ngayon, wala pa tayong konkretong detalye patungkol sa magiging official na presyo nito dito sa Pilipinas. Dahil nga kakalabas nga lang nito sa bansang Indonesia, pero kung i-convert natin yung kanyang presyo galing sa Indonesia, ay 107,999 lang ang anti-lock braking system na version, at 91,046 pesos lang yung standard version. Pero syempre, hindi yan ang magiging presyo ng bagong Yamaha Lexi. Maaaring nag-range ng 115 to 118,000 pesos ang anti-lock braking system na version. At nasa 110 to 112,000 pesos naman yung standard version. Yan naman ay estimated price pa lang para dito sa bagong Yamaha Lexi LX155. Kung pagmamasdan natin yung kanyang disenyo, ay para lang itong 125 cubic centimeter na scooter. Pero huwag ka, dahil nga 155 cubic centimeter na ito, naka 4 valves at naka liquid cooled. Kaya siguradong may maibubuga pagdating sa performance itong bagong Yamaha Lexi LX155. At paniguradong marami rin ang tatangkilik sa motor na ito kapag dinala na ito dito sa Pilipinas, dahil unang-una napakaganda ng kanyang forma at naka flat footboard pa ito, kaya perfect na perfect talaga pang araw-araw. Ikaw kamoto, kapag dinala na ba itong bagong Yamaha Lex LX155 dito sa Pilipinas, isa ka rin ba sa mga bibili nito? Just comment your thoughts in the comment section down below kung ano ba ang masasabi mo tungkol sa scooter na ito. So hanggang dito na lang tayo mga ka-Wizard Moto. Sana ay nagustuhan nyo ang video, at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta sa ating channel. Pakihit na lang din ang subscribe button at notification bell icon, para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God blessed.